Hello guys! Welcome ulit sa Noah's Garage. Sa video ito, mag-install tayo ng dashcam para sa ating Mitsubishi Xpander. Okay? Pero hindi ito isang ordinary installation lang, i-hardwire natin siya. So kung ang inyo ay Mitsubishi Xpander at gusto nyo matutunan kung paano i-hardwire ang inyong dashcam, panoorin nyo ito. Alright guys, so ito yung mga kailangan natin para sa pag-install ng dashcam sa ating Mitsubishi Xpander, no? So unang-una, ang ating install na dashcam ay DrivePro 10 ng Transcend. So kung naalala ninyo, yung ating Montero Sport ang nilagay natin doon ay DrivePro 100 naman, no? Old model na siya, wala ka nang mabibiling ganun sa market, no? Yung DrivePro 10 ay isa sa mga bagong model ng Transcend. So bakit Transcend? Kasi supuko na siya, maganda siya, kahit naibilad yung ang inyong sasakyan sa araw, hindi siya basta-basta nasisira. Tsaka marami siyang feature, no? Itong DrivePro 10. So, sa lineup ng Transcend, ito yung pinaka-cheap. Pero wag ka, kasi medyo mahal din itong Transcend na ito compared dun sa ibang mga brands. Okay? Pero subukan na ito. Itong re-recommend ko pa na dashcam para sa inyong sasakyan. Okay? So, mamaya buksan natin siya. So, ano pa ba yung mga kailangan natin? Kailangan natin ng wire stripper, no? Crimper. Kailangan din natin ng multitester. No, gagamitin natin mamaya yan pag-test ng fuse. Mga cable ties. Kailangan din natin ng mga wire connectors tulad ng mga ito. Electric tape. Ito, importante ito. Kailangan natin ng cigarette socket extension. No? So, kung di nyo pa napanood yung pag-hardwire ko ng Montero Sports sa dashcam noon, panoorin nyo ito dun sa ating cards, okay? Saka sa description doon yung link. Okay? So mas detailed 'yon, guys. So ang gagawin natin sa video na ito, bibilisan lang natin, okay? So kailangan natin ito, cigarette extension, piggyback fuse. So importante rin ito, guys, no? Ayun. Tapos extra fuse. Pag bumili kayo nito, meron na ring mga extra fuse na ganito, no? So sa mga sasakyan, ito yung mga stock na fuse. Marami kasing type ng fuse, ano? Ang tawag ata dito, micro nano fuse, no? Di ko alam. So, comment sa baba kung alam nyo kung ano klaseng fuse ito. Yan. So, dito nilalagay yan. Okay? So, mamaya papakita ko sa inyo yan. Paano install. So, fuse injector tool. At, ano pa ba? So, kung may nakalimutan ako, makikita nyo naman mamaya sa pag-install natin ng dashcam. Okay? So, buksan natin ito. Ayan, ito siya, guys, no? So, maliit lang siya. Ayan, maliit lang, guys, no? Tingnan nyo. Maliit lang niya. So, ito yung isa sa mga gusto ko dyan. Kasi, pwede nyo siyang install discreetly. So, hindi nila alam na meron kayong dashcam. Okay? So, kung meron kayong dashcam existing sa inyong sasakyan, pares lang naman ng function yan. Kung paano i-on, paano gamitin. So, continuous recording din to. May mga ano rin yan, mga features, yan. Wide angle lens, emergency recording, so marami, no? Halos lahat ng ano, mga gandang feature ng Transcend DrivePro ay nandito rin sa DrivePro 10. Tapos, meron siyang kasamang Transcend 32GB. Okay? Kita nyo ba? Yan. Manual. Yan. So, isa pa sa gusto ko dito, sa Transcend, ano siya? Hindi siya yung dinidikit lang sa windshield na parang plastic. Hindi siya ganun, no? Ito, stick-on siya. Ayan. Kita nyo, mayroon siyang double adhesive, no? Na tape. So, pag nilagay nyo ganun, sa inyong windshield, hindi siya babagsak. Kasi yung iba kasi, yung parang plastic lang na parang bubble, pag nalubak ka ng matindi, bumabagsak yun, eh. So, inconvenient, ano? Kaya mas maganda na ganito, yung mabili ninyo. Stick on siya. So, meron pang extra. Ayan. Tapos ito, yung kanyang cable. So, pakita ko lang sa inyo. Kaya napaka importante ng itong extension natin ng cigarette lighter. Kasi diba usually ito, kinakabit talaga sa cigarette lighter yan. So, ang gagawin natin, kung gagawa tayo ng extension. So, dito yan, kakabit. Ganyan yan. Diba? Tapos, pakita ko sa inyo mamaya, paano ba tayo mag-hardwire? Okay?
So splice muna natin guys, ano? Tapos pakita ko sa inyo mamaya kung paano i-hardwire mismo doon sa loob ng sasakyan natin. Okay, so mag-splice na tayo, no? Unahin natin dito sa extension natin ng cigarette lighter. Ayan. Okay, so diyan natin kailangan 'to, no? So itong dalawang wire na ito. So ano dito yung positive tsaka negative. So sa tingin ko itong mayroong white stripe, ito yung positive, no? Ito yung negative. So ito yung negative, ito yung ikakabit natin sa ground, no? Sa mga metal parts ng ating interior doon sa ilalim ng steering wheel. Okay? So maghanap tayo ng negative doon, ng mga pole, ng mga socket o mga tornilyo na pwede nating pagbuhulan nito. So lalagyan natin ito mamaya ng connector, no? So dito ito naman, itong positive kakabit natin siya dito. Yan. Sa ating piggyback fuse. Okay? So, marami kayong option sa pagkabit ng mga wire, ano? Pwede nyong itali na lang, ganyan, yung traditional na pagkabit na hindi ginagamit ng soldering iron. Kung gusto nyo, gamitan nyo ng soldering iron, okay lang din, no? O kaya gamitan nyo ng mga ganito, mga connector, pwede rin, di ba? Yan. So, ano ang gagamitin natin dyan? Dahil nagmamadali tayo, yung shortcut method ang gagawin natin. Okay? Alright. So, yan yung positive natin, guys. No? So, itong aftermarket na ano natin na fuse dito sa taas. Okay? Sa taas. 15 amps. Yan. Yung stock na fuse dito sa baba. Okay? So yung negative natin, ito naman, lagyan natin siya ng ganito. Okay na ba itong ganito kalaki? Siguro. Okay. Okay. Positive, negative. Okay, sa posong dulo niyan, yan yung pagsasaksakan ng ating dashcam cable. Okay, ganyan yan. Alright. So, tapos na tayo mag-splice. Punta ngayon tayo sa sasakyan natin. Pakita ko sa inyo yung fuse box doon, okay? Alright, so nandito ngayon tayo sa ating Mitsubishi Xpander. Sa loob. Ngayon, ang dashcam, kadalasan, kinakabit natin. No? I-install natin siya dito. Sa cigarette lighter natin, socket, no? So, hindi yan ang gagamitin natin. Mag-hardwire tayo, guys, no? Para walang mga wire na naka labas diyan sa ating cabin, no? Sa interior natin. So, ang hahanapin nyo, guys, yung inyong fuse box. Yung internal fuse box ninyo. Kasi dalawang fuse box. Isa dun sa engine bay. Isa rin dito sa loob. So, sa Mitsubishi Xpander, nandito. So, halos lahat siguro ng Mitsubishi, nandito yung kanilang fuse box na, kasi ganito rin yung sa Montero, yung parehas na parehas din. Ayan. So yung cigarette lighter fuse ang hahanapin nyo dyan. Yung cigarette fuse dyan ay itong 15 amps na yan. Okay, yung number 2 na nasa screen ninyo. Alright, so yan yung tatanggalin natin. Ikakabit ngayon natin siya dito sa ating piggyback fuse. Ayan. Okay, yung 15 amps na yun. So, titingnan natin kung yan bang fuse na yan ay talagang cigarette lighter. So, itetest natin siya using multimeter kung meron siyang current o kuryente kapag naka-off ang engine. Dapat wala. Diba? Ganun naman nag-work yung mga dashcam. So, pag upon ignition, saka lang siya magkakaroon ng power. So, mag-on yung dashcam natin. Okay? So, paano natin itetest yan? So, kailangan natin ng multimeter. Alright guys, so ito yung ating multimeter.
So yung black negative yan, nakakabit na doon sa ating bolts, no? So negative yan, so ito yung ating positive. So tingnan natin kung saan dyan yung draw tsaka yung load, no? Yung load positive, yung draw yung negative. So malamang parehas na parehas to dun sa Montero natin, no? Kasi iisa lang yung arrangement niya, eh. So tingnan natin yung left side. Off ang engine, ha? So zero siya. Zero. Yung right side zero din. So pasensya na, no, kung di nyo masyado makita. So ganun lang naman yun. So gawin natin, on natin yung ACC. Ngayon, sa mga ganitong tulad ng Mitsubishi Xpander na push button, baka isipin nyo, wala atang ACC ito, no? Walang on. So meron po, ano, katulad din po yan nung, ano, katulad din po yan nung traditional na disuse. So kung gusto nyo i-on yung ACC, isang pindot lang. Yan. So pag orange yan, ACC on yan. Okay? So tingnan natin. Yan. Okay, so tingnan natin. Yan. 12 volts. Tapos 0 yung kabila. Okay, so ang ating load ay itong sa left side, which is 12 volts. Kita nyo. Lipat natin dito sa right. 0. Okay, so draw yung right. Alright. Okay, so nakita natin, guys, na yung left side ang load niya, no, yung positive, negative yung right. Okay, so ito yung stop na 15 amperes na fuse. So ikakabit natin siya dito sa baba. So ganyan ang itsura niya, no. So pag magkakabit kayo ng piggyback fuse, yung stock nandoon sa baba, tapos yung extra fuse na sa taas. Itong extra fuse dapat katumbas nung stock na fuse, no? Kung 15 amps ang stock, dapat 15 amps din yung ilalagay nyo or lower. Okay? So, huwag nyo tataasan. Kasi pag tinaasan nyo yan, no, kaya nyo ng mas malaking voltahe, pero yung mga wire ninyo, hindi kaya. So, baka mag-result yun ng fire. Okay? So, kapag mababa ang gagamitin nyo, mas maganda yun kasi puputok lang yan. No? Hindi dadalo yung kuryente. Yun yung principle doon. Okay? So, pagkabit yan, pag ganyan. Okay? No, pag ganyan ang kabit, no, hindi babaliktad. Okay? So pag ganyan. So kakabit natin 'yan sa loob, no. So para makabit natin 'yan, so positive 'to, no? Positive. Itong negative, kakabit natin sa, pakita ko sa inyo. Kung makikita niyo doon, kabit natin doon. Kita niyo ba? Ayun, doon. Basta hanap lang kayo ng ano, ng metal, no, na mayroong bolt. Kung nakahanap kayo ng metal na may bolt, marami dyan sa ilalim, pwede nyo kabit itong negative. Okay, gagana yan. Alright. Okay, so para makagawa tayo ng maluwan, tanggalin natin itong nasa ilalim, no. Ayan, naka ano lang yan, guys, no, plastic pins. So may plastic pin dito, yan, tapos dalawa dito. Okay, naka plastic pin lang yan. Siguro dito ko na lang ikakabit yung ano. Ito. Diyan ko na lang ikakabit. Then yung negative dito. Alright. So kabit na natin to, guys, no. So dito yan. So yan siya. Okay. Okay, yan. So, bago natin itali ito, kabit muna natin yung cable ng dashcam. Okay? Ayan natin yun. Ipapagapang natin dito. Pagapangin natin dyan. Punta doon. Okay? So, dito natin siya kabit. Yan. Okay? Thank you.
balikan natin guys, no? Yan. Ito siya. Ayan. Ayan. Kita niya. Doon siya nakakabit. Okay. So, dapat ayusin nyo yung wire, no? I-organize nyo yung wire kasi pagka nalubak kayo, tutunog yan, no? O, ayaw natin ng may mga tumutunog-tunog kapag tumatakbo tayo, di ba? Alright. So, nakita natin. Ito yung piggyback natin. Okay na. Yung negative natin nandun. Ayan, kita niya. Yung negative natin. Tapos yung wire natin. Ayan. Nakakabit na. Alright. So, subukan natin yun. Yung engine. Nag-on ba siya? Alright guys, so ayan, nagre-record siya, no? So, may kita nyo yan dito sa ating cellphone, no? Mag-download kayo ng app. Yung DrivePro app ng Transcend. Okay, so pwede sa Apple CarPlay yan. Pwede sa Apple products, pwede rin sa Android. Okay, so tingnan natin yung mga na-record din natin. Kasi wala siyang screen. Kung makikita nyo, wala siyang screen, ano? So, dito siya, may kita sa phone. Ayan. Okay, so na-set up ko na siya, eh. Alright, so gumagana siya, no? So ngayon lang mag-install ng DrivePro 10 sa inyong Mitsubishi Xpander na hardware, okay? So makita nyo, walang wire dyan. Walang wire, nandito sa loob. Okay? So ganun lang mag-hardware guys, no? So babalik ko na lang yan, hindi ko na ipapakita, no? Yung takip. So basically, ganun lang siya mag-hardware. So maganda dyan, hindi mag-avoid yung warranty ng dashcam ninyo kasi hindi naman tayo nag-splice. Okay guys, so sana nagustuhan ninyo ang video na ito kung paano mag-hardware ng dashcam sa inyong Mitsubishi Xpander. So kahit ano mga sasakyan meron kayo, ganun lang yan, ano? Parehas lang ang procedure. So yung mga tools na ginamit ko, ilalagay ko yung links nun sa description sa baba. Okay, so maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan ninyo ito. Sa ulitin,